Hey guys, and welcome back to CE Box Tutorial Channel. So yun nga, tuloy-tuloy naman tayo sa pag-create ng mga video tutorials sa Structural Engineering and Construction na kung saan galing sa mga lumabas na problem sa CE Board Examination. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about Situation 7 that came from CE Board noong November 2016. So before tayo mag-start, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Okay? Given the following data for the welded bracket shown in the figure, P is equivalent to 360 kN and allowable weld stress is equivalent to 93 MPa. Number 1, calculate the average vertical force per unit length of weld, that is Newton per millimeter, assuming that A is equivalent to 0. Ayan. So, ibig sabihin wala tayong eccentricity. We consider A kasi as eccentricity. Eccentricity is a distance of a force at a certain point, okay, or from the connection, okay, in this case. And yung eccentricity na yun ay nagkakos ng bending moment to sa ating connection. So, chine-check natin yun. Pero sa number 1, since ang ating eccentricity ay equivalent to 0, ang magiging effect lamang ng ating P ay direct lamang dun sa ating connection. So, we can consider the this load na madidistribute dun sa ating length. Okay, all throughout its length. And meron namang isang ano dito, figure na kung saan pinakita yung side view ng ating connection. So, pinakita na dalawa pala yung ating welded connection. Okay, pero same lang din naman yung length, sa kaya wala tayong magiging problema. Okay, so from that, magkakaroon tayo ng reaction dun sa ating connection. Okay? So yung connection natin yan is merong reaction na, let's say, R. Then due to load P alone. Okay? So, ang ating number 1 yan, yung ating R due to P is equivalent to P over the overall length. Ang ating P is 360 kN. So, 360 kN. Then, times 10 raised to 3 para maging Newton. Divided by overall length, that is the B. Okay, so sorry, hindi namin naisulat. Pero given po yung ating B. Ang B natin ay equivalent sa 500 millimeters. So, ito nyan is 500. Then, multiplied by 2. Kasi dalawa yung ating length na 500. So, multiplied by 2. So, this is millimeters. So, makukuha natin yung ating vertical force per unit length. That is 360 multiplied by 10 raised to 3 over 500 multiplied by 2. So, this is 360 Newton per millimeters. Number 2. Calculate the resultant force per unit length of weld, Newton per millimeter, due to eccentric load when A is equivalent to 200 millimeters. Ayan, so nagkaroon na tayo ng A. So since magkakaroon na tayo ng A, magkakaroon na siya ng moment effect. Okay? So, since ang ating A is equivalent to 200, masasolve natin yung moment nun, hindi ba? Pero before that, kailangan natin munang malaman kung ano yung equation nung ating resultant force due to moment. Okay? Kasi yung ating ano dyan, yung ating resultant force due to moment, yan, is equivalent to square root of Rx squared plus Ry squared. Ah yes, by the way, yung ating Rp dito talaga actually is dapat dalawa rin. Okay? Kasi dito yung ating Rp is equivalent to square root of Rx squared plus Ry squared din. E kaso, nagkataon lang naman na yung ating P ay vertical, kaya yung ating reaction dito ay vertical lang din. So, sige. Pagtan natin to, gawin natin siyang vertical para mas maganda. Okay, so this is vertical. Then, ito naman ay horizontal. Ayan. So, since ang ating P ay vertical, kaya yung ating RH ay magiging equivalent to 0. Okay? Ayan, kaya yung ating RX dito is equivalent to 0.
Kaya yung ating RP is equivalent to RY, which is equivalent to 360. So ngayon, yung ating RM is this time magiging dalawa kasi meron tayong effect na RX and RY. Okay, so para dito ay malito, burahin na muna natin itong mga drawings natin dito para doon sa ating condition number 1. So, ang ilagay natin ngayon is yung mga forces or reaction na magre-resist, okay, or magre-react dun sa moment. Okay, so since ang ating bending moment niya ay pag ganito, and, okay, so ito yung ating bending moment or moment due to P multiplied by A. So, M is equivalent to 360 multiplied by, okay, so times 10 raised to 3 na rin natin para maging Newton millimeter. Then multiplied by A, which is 200. Ito yung ating M or moment, 360 multiplied by 10 raised to 3 multiplied by 200. Okay, so this is 72 times 10 raised to 6 millimeter. Okay, sorry, this is Newton millimeter. And Newton millimeter. Okay, so ngayon, since ito ay clockwise, yung mga magiging reaction natin yan, okay, dito is, counterclockwise dapat. So, iikot sila ng paganyan. Okay? Yung mga vertical forces natin dapat ay upward on a certain point. Okay, pero mamaya makikita natin na yung ating mga vertical forces or reaction ay magiging equivalent to zero. Okay, so let's say ganito muna siya. So, ito yung ating mga RY. So, ngayon, yung ating namang RX ay pag ganito. Okay, magre-react ng counterclockwise dito sa ating M. Okay, so, yes, kapag ano kasi, welded connection, yung critical points nila is yung sa tigdulo. So, nandito sa mga dulo-dulo. Okay, so, pag dito naman sa isang figure or sa isang view, nandito sila. So, ito yung mga RY natin. Dito, makikita pa natin ang RY. Okay? Yan. Pero, yung ating RX, hindi na natin makikita eh. Kasi, pag ito yung direction ng ating RX, kung nakaharap ka rito, ito yung iyong point of view. Yan. Yung ating RX ay tuldok na lamang. Okay? Yan. Ito yung ating mga RY. So, tuldok na lamang yung mga RX. Okay? So, kung dito naman sa point na to, kapag kasi direction ng ating RX is to the right, ang magiging rotation niya ay pag ganito, hindi ba? So, ayaw natin yon. Kailangan natin ma-resist itong moment na to. So, ang ating RX dito niya sa taas is to the left. Then, ito yung ating RY. So, meron tayong equation para sa RX and RY. Ang ating RX ay equivalent sa moment multiplied by y over j, and yung ating ry is equivalent to moment multiplied by x over j. So yung ating y and x is with respect to centroids, pero as you can see here, ang centroids natin ay nandito, okay, nasa gitna ng b, and andito yung ating y. Okay, ito yung ating y-axis, ito yung ating x-axis. Bakit andito yung y? Kasi wala naman tayong connection dito para mapunta yung ating centroids mula rito or kahit saan dito. Okay? Kasi yung parehas ng connection natin ay andito lang. Nasa iisang plane. Okay? Kaya yung ating x nyan, okay, is equivalent to 0. Pero yung ating y is ito. Ito yung ating y. Okay, or ito, depende kung kung nasaan yung critical, critical point. As you can see here, pantay lang naman yung ating y, nasa kalahati ng B. So, okay lang kahit anong piliin natin sa dalawang point na yan, okay? So, yung ating y ngayon yan is kalahati ng B, which is 500, no? And so, 250 millimeters yung ating y. Ano naman yung ating j? So, ang ating j ay is equivalent to summation of L multiplied by L squared over 12 plus XC squared plus YC squared. Okay, so yung ating XC and YC ay mga centroids. Okay, so take note nyo dito. Centroids. Yung ating
connection. So dito, yung ating x bar is equivalent to 0, hindi ba? Tapos yung ating y bar is equivalent to 0. So hindi, ano to ha? Magkaiba ang y sa y bar ha? Magkaiba sila. Kasi itong y is yung distance ng ating point with respect to x-axis. Okay? Pero yung ating y bar is yung centroids with respect to x-axis. Eh yung ating centroids nandito lang din naman, di ba? Kaya yung ating ano, y is equivalent to 0. Ito niyan is equivalent to 0. Yan. So, yung ating total length is 500 then multiplied by 2 kasi dalawa. Then, multiplied by L. Ano ba yung L natin dito? Okay? Yung L natin dito, or kaya, sige. Actually, ito kasi, itong summation of L na to dapat isa-isay natin. For this length, tapos, itong length na to. Or, tig-isa sila. So, gawin natin, isay muna. So, ito niyan multiplied by 500 squared over 12. Ayan. E kaso, pares lang naman sila. Kaya, imumultiply natin ng 2. Okay? So, 500 multiplied by 500 squared over 12. Then, multiplied by 2. So, this is 20.83 times 10 raised to 6. So, this is millimeter. Okay, so this is, ano kasi, no? Squared, no? Ayan. Then, ito niyan is millimeters. So, this is millimeter cube. Ayan. Okay. Okay, so tapos tayo rito. Meron na tayong J, no? So, makukuha natin yung ating Rx. Rx natin ay equivalent sa moment, which is 72 times 10 raised to 6. Okay, so tama ba ito? So, 360 multiplied by 200. Okay, so 72. So, 72 times 10 raised to 6 multiplied by y. Ang y natin ay 250. Then, over j na 20.83 times 10 raised to 6. Ayan, so 864.138. So, this is Newton per millimeter. Bakit? Kasi yung ating moment, okay, yung ating moment niyan ay Newton. Millimeter, hindi ba? Then, ang ating y is millimeter. Tapos, yung ating j is millimeter cube. Ayan. So, may matitirang isang millimeter sa baba. Ayan. Okay? Ito yung ating rx. So, since yung ating ry ay equivalent sa 0, so ngayon, ang ating rm ay equivalent sa 864. Okay? 0.138. So, yun na ba yung ating resultant? Hindi pa. That is the resultant due to moment. Tandaan natin na meron pa tayong ibang force dito due to P. Okay? And that is the RP. Okay? Ah, yes. By the way, yung ating RM niyan is ganito. Ayan. Yung ating RM. So, dito, ganito yung ating RM. Okay? So, ngayon, yung ano, kanina, yung force natin, di ba vertical? Okay, so this is RB, which is equivalent to RP natin. Okay, so ngayon yan, yung ating overall resultant is equivalent to summation of Rx squared plus summation of Ry squared. So pagkasama-sama natin lahat ng vertical and horizontal component. So, dito nyan, okay, wala naman, no? I mean, zero naman kasi itong ano? Zero naman itong ating ry, eh. Diba? Zero yan. Tapos, okay, wala namang rh. Ito na yun mismo. Okay, yung ating summation of rx is yung 864.138. Ang summation of ry natin is yung rp na 360 newton per millimeter. Okay? Kumukuha natin ang ating r. Summation of rx, that is 864.138 squared. Plus RV, which is 360 squared. So, ito yung ating R, 936.127. 936.127 newton per millimeters. Ayan. So, nakuha natin yung tamang answer. Okay. Then, number 3 natin. Siguro dito na lang. Okay. Pinagsiksika na talaga, no? Ayan. So, number 3 natin. Calculate the thickness required if the resultant force per unit length of the weld is 750
Newton per millimeter. So yung ating resultant. Okay, so based kasi sa ating shear, ang ating shear stress dito is equivalent to ano? Allowable weld stress pala, sorry. Yes, by the way, shear stress rin naman kasi to, eh, 'di ba? Kasi ma-shear yung ating ano, yung ating connection due to load P. Okay, so yung ating weld stress is 93, which is equivalent to resultant over yung area ng ating welded connection. Kasi, 'di ba, meron or tinuro sa inyo sa review center, ang area niyan kasi is pa ganito, 'di ba? Ayan. Okay na kung saan ini-expect natin na ito ay 45 degrees. Tama ba? Kaya yung kanyang height and ano? Ang kanyang height and tawag rito. Ang kanyang height and base ay equivalent sa 0.707. Then, yung thickness ng ating ano? Thickness ng ating connection. That is ano? T. Okay? So, 0.707T. 0.707T. Okay? So, saan nang galing yung ano, 0.707, that is sine, okay? Sine or cosine, pares lang naman kasi 45 degrees. Yan. So, 0.707 or cosine, pares lang yan. Yan. Okay, so 0.707 of T. Okay, so paano nakapunta yung T? That is sine 45 degrees is equivalent to opposite na 0.707 then over hypotenuse na T. So, yun. Ito na yung ano natin, makukuha natin. Okay? So, this is 0.707 of T. Yun yung base or height. Then, multiplied yung length. Overall length. And since ito ay allowable, so, ang ating, ano, weld stress is equivalent to 93 megapascal. Makukuha natin yung T. Kasi meron naman tayong L. Meron tayong R. Given 750 newton per millimeters. Okay? So, ang ating T nyan is equivalent to R na 750 newton per millimeters over, okay, 93 megapascal, that is newton per millimeter squared multiplied by 0.707 multiplied by 500 na length. Ayan. Di na kasha. Okay. So, ito yung ating T. 750 over 93 then multiplied by 0.707 then multiplied by length. Ang length natin ay 500 multiplied by 2. Okay. So, this is 0.011. Okay. So, ano to? Naka-millimeters, no? 750 newton per millimeter. Okay, so naka-millimeters rin naman to. So, I think this is kilonewton. Okay? Ayan. I think this is kilonewton. Kasi ang sagot is 12 millimeters, eh. Kung kilonewton to, mumultiply natin to ng 10 raised to 3. Okay, so 750 times 10 raised to 3 para maging newton per millimeters. Siguro nakalimutan lang namin. Ayan, so 11.407. 11.407 millimeters. Ngayon, since hindi naman natin pwedeng ibigay sa gagawa ng ating welded connection yung 11.407 kasi mahirapan yung gagawa, kaya yan natin yan, i-round off. Okay? So, syempre, since ang required natin based on allowable stress is 93 megapascal, kapag binaba natin yan sa 11, hindi natin makukuha yung ano, 93 megapascal. Ang mangyari, mag-less than tayo. So, ano tawag rito? Ay, hindi tayo mag-less than. Ito yung thickness, eh. So, kapag binaba mo yan, 11.407, mag-greater than tayo sa 93 megapascal. So, mag-exceed tayo. It's not safe. Pero, kung tataasan natin yung ating T, gawin natin siyang 12 millimeters. Since nandito yung T, liliit yung makukuha natin na actual shear stress. So, since less than siya sa 93 megapascal, magiging safe tayo. So, ang gagawin natin dito, ang ating T ay round up. Kaya ang ating T ay 12 millimeters. So, ganun kasi sa design. Hindi lang siya basta-basta kuha lang nakuha ng answer. We need to analyze if it's safe or not, kapag nag-round up tayo or nag-round down. Depende kasi siya sa conditions natin. Okay, ayan. So, this is our situation 7 came from CE Board exam November 2016. So, if you learned and like this video, please subscribe and hit the bell icon
for the notifications and updates on our YouTube channel. Okay, so thank you for watching. Bye!